Sa ibang balita, sinubukan umano ng negosyanteng si Janet Lim-Napoles na suhulan ng mga whistleblowers sa pork barrel scam bago pa siya sumuko. Inihag din ang whistleblowers na humarap sa Senado na may nakubra umano si Napoles sa iba pang maanumalyang proyekto ng gobyerno. May news to go si John, si Sandy. Bago sumuko noong August 28 sa Malacanang, sa gitna ng nooy lumalaki ng pork barrel scam, sinubukan daw suhulan ni Janet Lim-Napoles ang mga whistleblower na may alam sa anomalya. Yan ang ibinulgar nila sa pagharap sa Senado. Pinakilala po niya kami sa isang abogado at saka binigyan niya po kami ng 20,000 pesos sa bawat isang president. At hindi tulad noong nakaraang pagdinig, pinangalanan na ngayon ni Ben Hurloy ang ilan sa mga nakausap niya sa opisina ng mga senador na naglagak ng PIDAP sa mga NGO ni Napoles na nasampahan na ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Sino nga yung mga yan? Nabanggit na naman yung iba sa affidavits, di ba? Nakasuhan na yung iba. Kasi gusto ko lang i-confirm yung gabinig ko eh. Yung nakasuhan po. Sino na yan? So si Miss Pauline Labayen, si Attorney Richard Cambe. Kasi yun lang po yung ano eh, sa... And si attorney? Si Gigi Reyes po, hindi okay. Ko siya po nakausap. Hindi mo siya nakausap? Hindi, so, hindi po. Sorry sir, once lang po kami nag-usap tungkol po yun sa Cohen Dyer. Pero wala siyang pinangalan ng senador na dinadawit sa pork barrel scam. Posibleng nagharap sana sa pagdinig sina Janet Lim-Napoles at mga whistleblower. Kaya lang, hindi pinirmahan ni Senate President Franklin Drilon ang sabi na para kay Napoles alinsunod sa payo ng ombudsman. Gayunpaman, hindi raw nawawalan ng pag-asa ang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee na mapapaharap nila si Napoles sa mga susunod na pagdinig. Therefore today, I issued a letter addressed to the Senate President urgently asking him to reconsider his position on the subpoena. And I hope that the Senate President will reconsider his position so that we can bring Janet Lim-Napoles here to the Senate para marinig ng taong bayan ang buong kwento. Umaasa raw si Ingo na nasasagot sa loob ng 3 araw ang Senate President. Sa pagdinig, pinatotohanan ng mga whistleblower ang pagtayo nila bilang mga presidente ng mga peking NGO. Ako na po yung nautusan niya rin na mag-isip, mag-form ng mga iba pang NGO na bali na buo po namin sa utos ni Miss Janet Napoles, bali po 20 na po na NGO. Ang inilista nilang opisyal na mga NGO, kung sino-sino na lang daw, tulad ng pamangkin ni Sula na si Monet Briones. Hindi ko po alam kung ano yung mga transaksyon nila, kung paano pong ginagawa po yung mga project. Yun lang po yung... So basically, ginamit lang yung pangalan mo? Apo. Pat hindi ikaw nagpapatakbo talaga ng foundation na yun? Apo. Bukod sa pork barrel, totoo raw na nakakubra rin ng pondo ang mga NGO sa Malampaya Fund. Sa Malampaya po, 900 lang, yun lang po yung na kulimbat po ni Miss Napoles. Lumalabas na ghost delivery talaga yung 1,900 million. Tama ho ba? Totoo po yun. So, at pinalabas ho na yung 900 million ay para sa mga magsasaka na tinamaan po ng bagyong Ondoy. Tama ho ba yun? Opo. Ang inaniloy na sa Gertrudes, nilista rin presidente ng isang NGO at siya raw ang tumatanggap ng perang dinadala sa bahay ni Napoles kung saan siya nagtatrabaho bilang yaya. Yung bag na yon, minsan malaki, trolley-trolley, tapos minsan karton-karton. At saka minsan tinatanong ko kung magkanong laman na yon, sinasabi ng mga driver na minsan 50 million, 30 million, naabot pa ng mga 75 million. Nang tumiwalag daw si Nasunyas at Ben Hurloy kay Napoles, pinasira raw ni Napoles ang lahat ng dokumentong may kinalaman sa NGO ng dalawa. Inutos din daw ni Napoles na si Ben Hurloy ang iturong nasa likod ng mga peking NGO. Ang sabi sa amin, wala naman daw kaming galit kay Madam Napoles para kami matulungan ni Madam, ididiin namin si Ben Hurloy na siya lahat ang nag- convince sa amin, siya lahat ang gumawa lahat ng mga foundations na yan. Jam Sasante, GMA News.